tanira balay. Awarakat pakaapod. Din hiyat. Didi. Ade, didi, ano? Dito. Ha? May da kaya no? Pag-aano ka? Didikit mo sa bike. Didikit nami sa motor nami. Motor. May dala ni motor? Sige. May cellphone kayo? I-follow nyo kami ha? Thank you! Okay. Follow nyo kami. Yan. Okay. Sige. Shout out. Dito yung bahay nila. Parang naiba. Kahit anira balay. Ayan, di. Lumagpas. Dito pala tayo dapat. Okay. Ngayon ka po, papunta tayo dito kay Ate Norma. Kung matatandaan nyo, siya po yung na-vlog natin nung 2 weeks ago. Yung meron siyang rectal mass, yung cancer. At dapat nung last week pa natin to bibisitahin. Ang nangyari po, na-confine siya sa hospital. Nag-message po sila sa akin. Kaya hindi natin nabalikan. So ngayon natin alamin kung ano na po yung kanyang kondisyon. Kasi kagahapon nakalabas na daw sila. Kaya puntahan na po natin at alamin kung ano po ang kanyang kalagayan ngayon. Punas kami dito. Okay lang yan. Kamusta na? Ayaw mo ng ilaw, ng liwanag? Okay lang. Ah, kala ko ayaw mo, kaya papatayin natin. Yan, sa mga kakapanood lang po ng vlog natin kay Ate Norma. Ayan, shoutout po sa inyo. Si Ate Norma ay may rectal mass. Stage 4 na daw po yung kanyang cancer. Base po dun sa medical record na pinakita niya po sa atin ng first vlog po natin. So, yun nga, ngayon lang natin nabalikan dahil nga sa nasa hospital kayo. Ano po, kuya? Ano't anong ngaran nga? Oh? Michael po. Si Kuya Michael, ang asawa ni Ate Norma. Almost ilang ano kayo doon? Nag 1 week ba kayo sa hospital? Nagto 2 weeks. Opo. Ano ang sabi sa kanya? Anong sabi ano po ng doktor doon nung makausap ko, wala na po silang magagawa sa sakit niya. Ha? Wala na po silang magagawa sa sakit niya. Wala nang magagawa. Opo, yung maibibigay lang daw po nila yung pain reliever, yung pampawala ng sakit ang samantala. Yun lang po yung maibibigay nila sa kanya. Pero sa sakit niya wala na po. Wala na. Opo. So anong in-advise ng doktor sa inyo doon? Ano yung pwede niyang gawin or i-take bukod sa pain reliever? Wala silang sinabi wala, kung i-kikemo or... Wala naman po kasi hindi naman po kami nagpakemo. Nagpakemo kami, nagagawa ng paraan. Kung nagpakemo kayo... Opo. Hindi kasi kami nakapagpakemo din kasi nga financial yung wala. Pero in-advise kayo na i-kikemo ka? Opo, dun sa Tacloban. Dito sa Burungan yung na-complain kayo? Ay, hindi po. Pero ano sila, bakit hindi kami nagpakemo? Eh, yun din ang sabi namin. Hindi kaya ng katawan ko, tsaka wala kami financial. So ayaw mo nung magpakemo? Gusto ko nga sana magpakemo. Gusto nga sana eh. Kasi ngayon, simula nung nagpasantula na ako, lumakas yung katawan ko eh. Ako yung nagpakemo. Nagpasantula na ako sa hospital nung nakaraan. Tapos, kahapon rin. Bago ko lumabas, inanahan ako ng padi kahapon. Kaya nga sabi ko, kung may tutulong nga sana, magpapakemo ko. So medyo lumakas ka ngayon. Ako. Anong pakiramdam mo? Okay naman ngayon. Hindi naman sumasakit ngayon. Kaya nakakausap ako ng maayos. So, kumpara nung huling bisita ko na talaga. Yung sakit niya, nanghihina ako nun. Ngayon, magaan-gaan yung pakiramdam. Opo. Anong nireseta ng mga pain reliever sa inyo? Ano lang po?
Pinrelay, ano, paracetamol, tramadol. Paracetamol. Opo. Yung morphine, walang binigay. Yan lang po yung binibig sa'yo. Nagano nga ako kay Duke ng ano eh, ng pampatulog sana ng gamot, na gamot eh. Hindi ako binigyan. Bakit daw? Hindi naman siya yung nagano ng ganong gamot eh. May doktor naman para sa ano, anesthesia tsaka sa ano. So 2 weeks, almost 2 weeks kayo? Opo. Kasi nang na-confine ako, ano yun eh, linggo eh. Hindi pa nga siya ilalabas kaso nga siya yung pumilit. Bakit daw ba't ayaw pa siyang ilabas? Kasi nga, ayan, yung ano niya. Balik-balik yung lagnat ko. Balik-balik yung lagnat niya. Nung bago nga ako lumabas kahapon, nilagnat na naman ako. Pero talagang inano ko na hindi na ako lagnatin. Nagapan naman. Kaya hindi ako nilagnat. Inano ko sa hospital. Lalo ko nangihina sa hospital. Kapag motor pa nga ako kahapon. Ako nga nag-drive eh. Ah, nakapag motor. Ako sa hospital. Lumakas kahapon. Lumakas siya. Kapag maniho ng motor. Napansin ko yan simula nung nagpa-Santolana ako. Yung Santolana, dito sa aming Kapone, yung di inaano ng pare. Opo. Yung nag-ano pa? Pinag-pray ng pare. Oh. Para mas... yung parang nagkukumpisal. Nagkukumpisal. Para mas lumakas siya. Nung uno kasi nung nangyari sa akin nung natapos ako sa ano, ng Santolana, nanghina ako nun. Tapos nilagnat ako. Kumbaga nag-seizure ba ako? Tapos yun, gano'n lang ako, nagdasal na gano'n. Ano-ano ako. Tapos mga kinabukasan, medyo lumakas na rin ako. Masakit lang talaga yung pet ko. Buti nga yung balakang ko, hindi na masakit ngayon eh. Hindi na masyadong mas... Hindi katulad yung mga nakaraan, talaga sa mga sakit. Biopsy muna, no? Biopsy muna. Kasi para malaman talaga kung ano talaga, kung cancer ba talaga yun o hindi. Kasi hindi pa yan nalaman ng doktor eh. Sa Maynila, hindi pa yung nalaman kung ano ba talaga yan, kung malignant o cancerous. Kasi hindi na biopsy. Sabi kasi dun sa hospital, marami din naman nasabi sa akin, kung cancer daw to, dapat naglalagas na raw yung buhok ko. Hindi tapos ka pa hindi ka pa na-chemo, hindi pa yung maglalagas. Tapos yung balat ko daw, dapat dilaw na. Hindi ko naman alam kung ano eh, ng cancer, sintomas. Basta alam ko ngayon, gusto ko lang magpakemo. Yung, actually, libre naman ang chemotherapy. Yung biopsy lang yung may bayad talaga. Libre ang chemotherapy. Yung sa ano lang, ibang bibilin siguro. Pag wala yung hospital. Pag kulang sa hospital, nasa labas yung bibilin. Nawala na rin po yung catheter niya. Patanggal na ako ng catheter. Patanggal, nawala na dito. Nakakaan na rin po siya, nakakai. Ano lang talaga, pag umiihi ako masakit. Pero tinitiis ko parang hindi ako malagay ng catheter. Palagi umiinom ng tubig tsaka nilalagyan ng silindig. Natuwa ako nung lumabas kami. Opo, nakakalakad-lakad na siya dyan. May ano pa kasi sakit ko, may lumalabas pa na ano. Yung dugong itim, patay. May dugong itim na lumalabas. Sige, kuha ka muna ng ano. Para makita ng ating mga kapwani na may bumabag. Hello, sino naman to? Pamangkin mo ito. Ganda-ganda, oh. Naka-dress pa. Yan ang magbabantay sa hospital. Ha? Yan ang magbabantay sa hospital. Siya yung nagbabantay. Skills. Ito yung iniinom mo. Barley. Ito yung isang box, 1,000 peso. Yan ba yan? Tapos ito naman. Ito yung binigay daw sa kanya kahapon, paracetamol, tramadol, Belsitra. Pain reliever, yan na din yan. Binago nila yung pain reliever ko. Binago. Opo, kasi yung pain reliever na iniinom ko, hindi na tumatalab sa akin. Ito, tumatalab sa'yo. Ano yung pagtitik mo dyan? 3 times a day, pero pag hindi naman daw masakit, huwag na raw ako uminom. Pero hindi naman masakit kaya di ako inom. Okay naman. First blood, iyak siya ng iyak nung una. Nakikita kita dati, sa Kampisaw ka nagtatrabaho. Apo, cashier ako dun eh. Cashier ka sa water station. Okay na. Hindi na masakit yung sapwet mo. Kain naman ako ng pain reliever kaninang tanghali. Ilang oras yung visa? 6 na oras. Every 4 hours. Every 4 hours. Hindi, 6 na oras yun. Ano lang yan? Bawat pain. Pag sumasakit doon lang na yun. Hindi yung talagang kailangan sundin yung event. Sa ganun oras.
So, tayo nga, Ate Norma. Makakapayo ng motor na nga, ano? Ayun, nag-motor na eh. Ganun ka na pala kapayat. Nung nagtatrabaho to sa water station, maganda yung katawan niya. Ilang buwan lang ang pagitan? 4 months? Opo. 4 months. Kung di higan, kung masya dadadaman. Kanina pa nga ako nag-aaya sa asawa ko, napunta kami sa awang eh. Umulan lang. Kanina ka pa nag-aaya na umalis kayo. Saan mo naman gusto? Mag-ikot-ikot lang. Pasyal. Pasyal mo kuya. Umulan kasi kanina. Siguro maya-maya pag mga 5. Para makuha naman itiya. Sa tabing dagat, ano? Para ma-refresh. Saka maunat-unat yung paa niya, hindi yung laging nakahiga. Gusto mo bawat umaga mo nagalagat siya din sa labas? Oo. Umaga mga 6. Ganun. So, para mag-exercise yung mga ito niya. Marawa naman siya. Nagpe-pray ka ba, Ate Norma? Palagi. Umiiyak nga ako kay Lord eh. Ano pinagpe-pray mo? Itong ano ko, itong sakit ko, buhay ko, nabigyan pa sana ako ng second life. Ano yung na-miss mo sa mga dati mong ginagawa? Marami. Na-miss ko maglinis ng bahay. Magluto. Mahilig ka magluto? Tapos, matutulog na lang pag wala nang gawain. Naantay yung asawa tsaka yung bata. Yung mga malalansa, lalo nga po yung manok. Bawal ko sa kanya. Basta yung mga pwede lang daw, yung katulad ng bagong panganak. Mga ganong pagkain lang. Parang malakas po. Kasi ako rin po, hindi rin po ako naniniwala ni stage 4 na tsaka may tanging na rin po siya. Kasi nga, yung katawan niya, hindi pa naman dyan ka ano. Pumayad lang naman ako dahil sa ano, sa puya tsaka walang gana kumain. Ngayon, magana ka na kumain. Lagi nga ako nagugutom eh. Ano gusto mong kainin ngayon sana? Ngayon ako, yung mga paborito ko sana. Pero bawal. Ayan, mga prutas lang muna. Pinapagayin sa kanya, mga prutas. Madalas ako magutom simula nung tapos yung Santo Lana. Nasabi sa akin ng ano nung nag-ano sa amin si Auntie Kara na dalawang way daw yung ano ng Santo Lana. Pwedeng gumaling, pwedeng hindi, lumalaraw. Eh ang ginawa ko kasi nga natatakot din ako. Nung nag-ano habang nagsasanto Lana sa akin si Father, nagdadasal ako, nakikiusap ako na pagalingin sana ako. Tsaka nag-ano rin ako, sumampa rin ako pag gumaling ako. Punta ako ng simbahan sa harap ng pintuan. Luluhod ako, luluhod ako ng papuntang altar. Yun ang sinabi ko. Natutumbak, kinaputang mag-walk mo. Ayaw yun, magpahawak. Tuloy-tuloy na yung pagaling niya. Mm-hmm. Kahit mga tao nga dito nagulat eh. Mga tao dito nagulat rin sa akin kagabi, kahapon. Lumabas ka niyo. Pag nagpapadoktor kayo ganyan, may binabayaran kayo? Meron po sa labas. May mga gamot pag wala sa loob. Yun lang naman po. Pero nailalapit siya sa yung mga malasakit center. Opo. Pero pag wala, nabibili talaga sa labas. Kailangan talaga bilhin. Marami nga kaming gamot hindi nabili. Pagaya ng? Yan yung ano niya, yung pinreliever niya, yung pinakalas na. Yung ano ba yun? Yung pinakalas na yun, yung pinreliever. Wala kasing stock sa labas, tsaka kahit sa ano, generic wala. Pero kung halimbawa man, ikemo ka, gusto mong magpakemo. Opo. Kung nakaya ko nga ng 4 na buwan ng sakit eh. Kayo mo pa kaya. Wala naman yung posible sa Diyos, diba? Okay, yan, malaban. Yan ang anong doktor sa kanya kasi raw ang tapang. Kasi pag ibang tao na daw, yung bibigay na daw. Bibigay. O siya nilalabanan niya. Kasi raw nasa buto na. Mas masakit daw pag sabon cancer. Pero siya, maragas daw. Ano daw? Talagang matapang. Malaban daw sa sakit niya. Yan daw ang maganda. Naisip ko na rin talaga na magpakuya mo na lang. Kasi naman, total, nararamdaman ko na rin naman yung hirap. Magpakuya mo na lang din ako. At least sinubukan mo. Oh, sinubukan ko naman lahat ng mga kaya ko. At least malaban pa naman ako. Dati ba nagpabaya ka sa kalusugan mo? Nung malakas ka pa, wala ka Opo, nagpabaya ako. Comfortable kasi ako sa kalusugan ko na malakas ako. Hindi ko na pinansin na may nararamdaman ako. Bago kasi mag-June, may nararamdaman ako noon. Bago mag-June ngayong June? Ano na yung nararamdaman mo? Sa chin ko. Yun na yung nararamdaman parang ko. Parang anong masakit. Pero hindi ko naman yun. Hindi mo pinansin. Hindi ko pinansin. Normal na kasi sa akin na sumasakit yung chin ko. Na. Kasi pag nag-menstruation ako, sumasakit talaga. So yun na pala yun. Iinom kasi ako dati. Nagiinom ka.
Kaya naging pabaya ako sa kalusugan ko. Isang factor din yun, lalo pag walang laman ng tiyan, tapos mag-iinom. Yun nga talagang pinagsisihan ko kasi umiinom ako, hindi ko makain. Anong iniinom mo? Hard or? Hindi ako umiinom ng hard. Paborito ko lang yung tuba. Tuba? Mahilig sa tuba siya tinuro. Talaga. Di ba yung tuba parang okay naman yan? Parang maganda daw sa katawan? Pero sobrahan siyempre lang, anak pa din yun. Nasobrahan lang kasi sa isang linggo, dalawang beses, dalawang araw na ako nakakapagpahinga eh. Na hindi umiinom. So ganun ang bisyo mo dati? Simula nung umalis ako sa trabaho, yun na din ang naging bisyo. Na umiinom. Wala kasang ginagawa dito eh. Kaya sa mga makakapanood na ito, anong payo mo? Huwag na kayo uminom. Napanood po ng ating mga kapon eh, lalo na ang ating mga taga Team Trulala, ang ating mga mababait na viewers at kapone sponsors. Yan, maraming salamat lalo na kay Tita Lina Barbosa sa inyong suporta. At nag-message sa akin sila Tita Lina Barbosa nung last week pa dapat ito. Kaso wala kayo dito, nasa hospital kayo. Meron silang pinapaabot na tulong ang Team Trulala. Yan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa panunood at oh, at pagtulong kay Ate Norma. Malaking bagay po itong maipapaabot ninyo para sa kanila, sa kanyang gagamitin sa pambili ng medisina at kung ano man. Salamat kay Sir Win E 007, nagbigay siya ng 1,200. Si Gregoria Scotchbrook, nagpadala siya ng 1,076.45 pesos. Si Tita Lena Barbosa, Marilyn TV, si Mochi Mama, nag send sila ng 3,371.76 pesos. At saka si Kimi USA, nag-send siya ng 1,000. So naka-receive po tayo ng tulong mula sa Team Trulala na umabot po ito ng 6,648.71 pesos para sa iyo, Ate Norma, makatulong sa iyong pambili ng medisina. Okay, so tawag na lang po yan ng ating mic. So ito ay 6,648, Ate Norma, para makatulong sa iyo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,650. Galing po yan sa Team Trulala, pagmamahal at support para sa iyo. Thank you po sa mga nag-sponsor sa akin. Salamat na lang po. Papasalamat po ako sa mga tumutulong po sa misis ko, sa mga nag-sponsor sa amin, sa mga nakakapanood po sa video na to. Maraming maraming salamat po sa makakatulong sa amin, lalong-lalo na po sa pagpapakiimo niya. Kasi yun po yung ano niya, magpapakiimo lang daw po siya. Sana po may makatulong po sa amin at may makakapanood po sa video ni Sir Pony. So maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta, sa mga tumutulong sa amin, lalong-lalo na po kay Sir Pony. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos na lang po ang bahala sa inyo. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. Naway patuloy niyo pong panoorin. Huwag niyo pong skip ang ads sa bawat video natin. At i-share, i-like niyo rin po ang ating videos para mas madami pang makapansin sa mga kababayan nating naghihirap, lalo na po yung mga may sakit. Yan. At dalangin namin ng team na maging okay na si Ate Norma. Patuloy lang mag-pray at magtiwala sa ating Diyos. Maraming salamat kay Tita Lina Barbosa. Siya po yung talagang isa sa mga organic kapone sponsor natin. From day one na nag-vlog tayo, hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya at nagsama pa siya ng mga ka-team niya para tulungan yung mga kababayan natin dito sa Eastern Samar. Si Tita Lin ay isa po siyang Kalingap. Ayan, supporters ng Kalingap kila Kuya Val, kay Kalingap Rab, at sa iba pa pong mga vloggers na charity patuloy na naglilingap sa mga kababayan natin. Yan. Mabuhay po kayong lahat. Yun, tulungan mabuhay mo na po lang siya, alalayan mo na lang. Opo, kuya. Bili ka na lang kung ano man yung hindi nyo nabili na medisina. Opo. At saka kung ano pa yung kailanganin. Ano po yung maling awi, yung ano po, naalala ko na po yung gamot niyang pinareliver, yung Pintanil. Pintanil? Opo, yung pinakalas na pinareliver niya. Pintanil, parang nakakatakot ang pangalan. Oh, yun na po yung pinakalas. Yun ang pinakalas sa akin na nireseta. Yun na po yung pinakalas na pinareliver, yung tatalog talaga po.
gaano yung tinakuran sa akin. Patingin? Hmm. Buti na ano pa yung ugat mo. Kasi yung ano ko, namamaga lagi. Hmm. Kahit sana yung tinuturok mo na sa hospital ako. Ito ano to? Tato. Parang saan yung tato mo? Hindi ko alam sa kanya. Mm. Ano yun? Dati pa yan. Mm. Sa first love. First love mo yan, tato? Hindi mo alam yan. Alam ko na po yan, pero tanggap ko naman po. Tato lang po yan. Oo. Ikaw na yung forever love ngayon. Parang ano yung buhay ni Ate Norma, no? Yung parang... siguro nung medyo malakas pa. On the go. Masayahin. Napabayaan niya. Inisip niya yung kasaganahan. Puro ano. Happy-happy yung nasa isip ko. Makalimutan ko yung Panginoon. Ngayon. Ngayon na may sakit ako sa koronasyon. Kaya nga lubusan na ba ako. Ano yung pinagsisisihan mo ngayon? Na pinabayaan ko yung sarili ko, tapos hindi ko siya ano inintindi, hindi ako naglingkod sa kanya. Mas napalapit yung buhay mo ngayon sa ating marami din nagsasabi na pagsubok lang daw ito eh. Pagsubok dahil sa laki ng kasalanan ko. Unti-unti na rin naman, may say na rin naman eh. Gumagaling naman talaga ako eh. Lumalakas na nga ako eh. Yung buko lang talaga sa pit yung nakakaano sa akin. Kung pwede po yung operahin, dito pa lang nung tinanggal po yung colostomy niya. Sana tinanggal na po. Oh, wala na rin yung colostomy bag niya. Nandito pa po. Meron pa. Yung ano lang, yung catheter niya ang po natanggal. Hindi nga naman yung doktor ko pumayag na hindi ako magpa-catheter eh. Pero sabi ko, subukan ko na walang catheter. Sa awa ng Diyos, nakakaihi naman ako ng maayos. Masakit nga lang, pero kaya naman. Nanghihina ako lalo pag may catheter eh. Oh, kasi masakit yun, di ba? Masakit sa pantog pag gumagaw. Lalo na pag hinihila ng pamangkin ko. Minsan na hinihila. Hinihila niya minsan eh. Nilalaro. Minsan nga inano ginawang dede eh. Okay, sige. Babalikan na lang namin kayo, Ate Norma, kuya. Sige po, thank you po. Halimbawa man na meron tayong ulit ipapaabot. Yan, salamat po and God bless mga kaponi. Mag-pray lang, huwag mag-give up. Lagi po eh. Lumuluhod niya ako sa altar na kayo. Nagmamakaawa na pagalingin ako. Sa awa ng Diyos, nakikita ko naman na lumalakas ako. Okay ka pa. May plano pa si Lord sa'yo. Mga kaponi, patalastas po muna tayo bago tayo umuwi. Ito po pala ang ating dishwashing liquid ng Pony Ali Channel. Yan, tatlong variant po ito. Meron tayong lemon, which is ito na po yun. May calamansi at saka green apple. Ayan, sa mga kaponin natin dito sa Barangay Kalingat nga na gusto pong i-try ito, ayan, pwede nyo i-message sila, kuya. Opo. Oo, kasi pwede kayong mag-resell na ito. Opo. Oo, sa ngayon, bibigyan muna namin kayo ng sample. Opo. Oo, kasi naisip ni Tita G na bawat beneficiary natin ay handugan ng dishwashing liquid para matry nila. Ever na mas gusto magustuhan nila, pwedeng makatulong maging reseller kayo. Ayan, kuya. Maraming salamat po, Sir Puni, sa lahat ng matulong. Subukan nyo sa plato at saka sa mga kaserola. Opo. Sabihin mo sa akin kung okay, ha? Opo. Para kung gusto mong mag-resell, dalhan kita ng stocks. Opo, sir. Dito sa barangay nyo para opo, kahit pa paano may kunting income, dagdag sa opo, pambili ng... gamot. Oo, pwede. Kahit ano po ang kailangan. Okay. Okay, thank po, you, sir. Tita G. God thank bless. Thank you po. Order kayo, ha, sa amin. Opo. Para mag-ano tayo dito, malapit lang sa kalsada, oh. Nagmamarites. Nagmamarites na. Ang tangkad niya, ano? Nagmamarites na. Huwag ka munang magmarites. Smile muna. Pero may manata mo. Oh, smile. Hindi ako. Ngayon lang, ngayon ka lang namin nakita sa liwanag. Ipakita din ganda. Oh, smile mo. Maging happy lang, ha, Ate Norma. Thank you po. Okay. Bye-bye mga kuya, sa ates. Bye-bye po. Okay. Salamat, sir.